That's good. Ano nangyayari sa'yo? Lumik ka ba? Kung ganyan at ganyan ka, lagi, every week may sakit ka, eh lumayas ka. Hindi, bukas ang pinto. Every week may sakit ka? Kung ganon? Kung mahihiga ka dito sa kama ko, siguro din naligo ka ng ngayong araw, ha? Tigilan mo ako, ayoko pang tuwabi sa'yo eh. Diyos ko, mas, kahit galing ako ng opisina, mas mabango pa rin ako sa'yo. Ano kang napakwan? Paano mo yung utak mo? Pakisalang pintuan. Asan ba si Jose? Pakisalang yung pintuan, lalabas aircon. Naglalakad ng aircon. Ano ba yung nararamdaman mo? Kayo? Ano ba ang problema? Ano ba yung video? Ba yung vlog ba yan o live? Live to. Tigilan mo ako. Nagpaalam kami kung pwede kami pumasok. Umuo ka na. Baka kasi sabihin, iniistorbo ka namin. Sa amin na naman magagalit. Wala na siya nasabi. Ano na bang nararamdaman mo? Gusto mo ba dalhin ka namin sa clinic? Maligo ka muna bago pumasok dito. Alam mo, sterilize yung buong kwarto ko. Ano ba yung ispray nyo? Madudumihan na lang. Kaya ako nagkakasakit dahil sa ano eh. Sa dirtiness. Kaya ka nagkasakit tayo yung gano'n ko, no? Napakadumi. Abay, oo. Nagkasakit tayo mga ano, mga chismis sa kwarto ko. Nakakaya. Ebay, yung pagkatao mo nagre-reflect sa kwarto mo eh. Alam mo ngayon ako ano dyan, meron ako sikretong daan sa taas. Niya ba? Nanlilimahid, parang siya. Sikretong daan sa taas, pakita mo sikretong daan sa taas. Ba't ganon? Ayun, mayun ang sikretong daan. Ako ano po ka? Impacto ka kaya pala. Ano mo? Huh? Paan niya ang pinagod mo ngayon sa taas dyan sa taas? Oo. Oo, ano ba? Ano ba yan? Hello guys, kamusta kayo? Sana okay lang kayong lahat. Nagsusuka ako. Nagsusuka ako. Ano ang kinakain mo? Ano? Sa ano yun? May nakipagpiestahan tayo kahapon. Oo. Oh. Kumain kasi tayo eh. Nakipagpiestahan kami kasi. So mapapanood yung video after 2 days, yung piestahan na pinuntahan namin. Bahay kami doon. Dinabihan ko na kayo eh. Kayo yung makinig sa akin. Si Benjo nagkaroon ng diarrhea. Siguro baka nakulob yung pagkain. Actually, masarap naman yung mga pagkain nila. Kaya lang, baka nakulob. Nakulob. Kasi ako din guys, nung gabi, kagabi, by 3 a.m. eh, umano pa ako eh. Napabangon pa ako. Sobrang sakit ng tiyan ko. 3 beses ako nag-poops. Tapos basa pa. So, sabi ko... Okay, makain nun, ayan. Abay, ang arte mo pa. Akala mo ano? Ay, hindi. Sabi nila, buntis ka daw. Naglilihi ka daw. Actually, ano na buwan ako? Ipalalagnat ko naman may gabi. Diba? Maso na yun. Kahit daw, kahit saan, meron kayong pagkain. Oo, ganun na nga. Ito na nga lang nagbubuhay sa amin eh. Sa lungkot na nasa namin yung sekotoro. Ano meron tayo? Food is life. Alam nyo guys, pag wala kayong pagkain, iwan ko sa kagabi pupulutin. Ayan nyo na guys. Ito na nga lang yung namin, buhay eh. Minsan lang kami magkaroon ng pambili ng pagkain. Okay lagi na yan. Lagi sa kabilang kami magkikita, tapos sa araw puro kami trabaho. Oo, totoo yan. Wala kami oras sa araw. Hindi naman kami kumakain na masyado sa ano, sa... Sa office, oo. Kaya kami tumataba kasi sa gabi namin binubuhos lahat ng pagkain namin. Oo, totoo yan. Dire-diretso kami. Sa umaga, kagaya, hindi ba ako nagbe-breakfast. Ako na ako nagbe-breakfast. Hindi ako lang merenda. Nagsisitabaan na kayo, sa totoo lang. Buti lang? Ganun talaga ang buhay. Ako may nararamdaman, ako magkasalita. Gusto na energy ko ha. So ayun na nga guys. Okay lang naman daw yan. Sabi. Pros naman to guys. Ako may sumasakit-sakit pa ang tiyan ko eh. Ano yun na di ba nagpaalam ako sa inyo? After ko magpaalam kanina sa inyo, pinawisan ako ng pinawisan, tsaka nagsusuka ako ng susuka. Tapos di ako makauwi ng bahay kasi sarado yung opisina. Nilalakas yung opisina, tapos ako lang mag-isa yung ano. Ako lang yung mag-isa sa office, tsaka si Mahmood. So hindi ako makaalis. So after 3 hours, siya pa ako nakalabas. So ang ginawa ko, natulog lang ako. Tulog ako sa opisina, sobrang sakit ang ulo ko. Hanggang ngayon, ang problema ay uminom na ako ng gamot tapos pagkagising ko, masakit pa rin yung ulo. So, saan kaya ito?
hindi ako high blood, nag-blood pressure ako, hindi ako high blood. Kapag ba mataas ang sugar, cholesterol. Oh, cholesterol po siya. Oh, cholesterol 'yan. Kasi ang asawa ko pag dati ganun eh, ulo. So, ayun mo ko ng ano ngayon, iinom ako ng paracetamol sa matutulog pagkayari ng live na ito. Sabi, nasobrahan ka daw sa potassium. Potassium. Grabe mo kayo. Bungangan. Oh, may effect ang total solar eclipse kay Kuya Raul. Baka na. Bago na kayo matulog, maghugas kayo ng asin sa may. Bakit? Manggal malas. Ay, ganun. Oo. Ito ba yung malas? Asin? Saan mo doon? Maghugas na mga asin. Eh, nung di pa na... Matulog? Na, nung di pa na na-invento yung asin, ibig sabihin, malas lahat ng tao kasi pag nilagusan ka. Bay, sumasagot ka pa, may sakit ka na. Hindi mo talaga mabitigil yung bibig mo, ah. Tandaan yun. Bukas, gusto pa na mag-live kanina. Sabi ko, patagal ako live. Pag-anong hilong-hilong ko. Pag may maram naman ako, masyado ano yun. Kasi may sa pagod din yan. Sobra sa pagod. Kaya, kailangan din ang katawan natin ang pahinga. Mm-mm. Kaya, kung masyado abusoy, kasi ano natin, katawan lang yung natin, kailangan din natin abusoyin. Bakit si Aya, ito mo yun. Ayoko, ikaw ang bida. Sabi kanina ni Ana, di ba? Ayoko. Silip nga tayo. Ay, laki ng tiyan ko, kakakain lang namin. Aya, ano pa lang yan? Hay nako. Sama ko naman ha. Hindi, ikaw nga ang i-interview namin ngayon eh. Ano ba ang title ngayon? Abay, dahilan sa pagkakatanggal ni Kuya, ay hindi pala pagkakatanggal, sa pagkaalis ni... Dapat ang title niyan, sinibak si Benyo sa trabaho. Oo. Totoo. So, ayun. Sayang lang kasi ang papalit lang eh, sa kanya ay inyo. Kasi, di ba sabi, minahayan na Pilipino, o nag-choosy, naging choosy. Ngayon, hindi na siya tinanggap. Ayaw na rin niya pumunta dito. Taga Abu Dhabi yata, o UAE. Kasi UAE. O taga Abu Dhabi. Sayang kasi, Nalapit daw ako, di daw nila marinig. Abay, kahit pala kulog na... Paano kaya ako? Dito na nga lang ako sa ano? Kasi baka katawa na yan. Baka katawa na sana yan na maganda ng papalit kay Wilson. Pilipino kasi gusto sana ng company. Ang problema, ayaw. Arte yung Pilipino na papalit kay Wilson. Alam nyo? Anong ola? Nung wala pa lang kayo, nung kapal sa atin, kapalitan ko lang, nagsilahan ng vlog natin tapos sa'yo. Ano ba? Iyan mo na siya. Basta importante, sinayang mo po yung opportunity na makapunta ka dito. Oh, kasi, Tsaka nagtitiwala sana yung company. Kaso, ayun. Nadismaya tuloy kasi dahil sa, pag-ubago ng, Isip. Dapat kasi, kung ikaw mag-apply, isipin mo muna kung kaya mo ba. Hindi yung, sigap na ako, pag may-maya, ayaw ko na. Ang problema kasi, hindi kayo nahiya. Kami din nahiya kami kasi, bakit hindi kayo mahiya? Siyempre sinabi ng Pilipino, magaling na ito, ganun. Kaso umatras ka, ano pa, iharap namin mukha, langan po, iharap namin. Why naman ganyan your mouth? Sinabi ko lang katotohanan. Kasi, kung ikaw, di ba, naghanap ka ng isang bagay, kung makita mo na, di ba ito dadamputin, nakita mo na, huwag ka kukuha ng pagkakaya. Siyempre, umarap kasi siya na medyo mataas na sahod. Di, so, pisa pa lang, binigyan siya. Tapos sinabi niya, ayaw ko kasi ganito. Hindi yung pantay-antay mo na. Hindi naman tayo siya nag-umarte, nag-inano tayo. Pag ikaw talaga makalap ng trabaho, yung gusto mo talaga, hindi yung sinabi mo yung nag-recommend sa'yo na, oo, kukunin ko. Pag maya-maya, umatras ka, tapos sabihin mo naman, ay, pag-isipan ko pa, hindi ganun. Kailangan talaga, pari tayo mapahiya, pari tayo maganito ng kapwa natin Pilipino, sabihin natin ang totoo na, ganito kasi si Tony, ibigay na sa iba. Huwag ka na papasok ng ganun. Kasi nakakaya talaga. Kung may salata, kapag na-hair ka at umuo ka na,
panindigan mo. Panindigan talaga. Kasi maraming na, marami ding inahayari kasi dati dito na nag... Maraming may gustong pumasok dito. Yun, di ba? Ang daming ano, gustong makapasok dito. Maraming din kasi inahayari dito na nag-back out. Ayaw nila. So... Di ba sila nakakapunta dito? Nag-back out sila? Napilig na sila. Ang problema, inayos na lahat, nag-back out. So ngayon, napapalit kay Benjo na iyan. Wala na. Kumuha na sila ng ano, hindi na sakagal sa atin. Kasi wala na eh. Kumbaga, nawala na sila ng... Wala. Oo, oh, nawala na sila ng... Wala na ng gana. Oo, oh, sa mga Pilipino. Kasi napakahirap daw i-hire. Pilipino kasi na... Ako lang kasi ang Pilipino, pag in-hire mo, number one, salary. Pipilihan nila. Pero kung may mga experience ka naman, okay lang naman mag-demand kung may experience ka. Kaso nga lang, kung ang kumpanibigay sa iyo lang talagang kaya niya muna for the meantime, ay doon, sabihin mo, kakapin mo, hindi. Kasi para makahanap ulit ng pagkakaroon. Hindi mo pa tagal. Tapos pangalawa, yung iisip lang, yung environment, yung lugar, yung saan ba nakatira sa Africa. Pag sinabing Africa, di ba, isip lang, maraming mga... And then lahat sa mga consequences na delikado. Yung mga bandido, sabi doon na may mga masama sa Africa kasi mayroong civil war ba tawag doon? Mayroong mga yung government, they stable. Katulad yung sa Haiti, katatakot sila sa Haiti. Tapos yung mga kidnapping. Di ba alam, Africa is... Africa is wonderful. It's a wonder of the world, ang Africa. Napagandang place. Huwag mong tingnan yung mga napapanood sa TV. Hindi lahat naman ng Africa na gano'n ka... Pumunta kayo dito, makita nyo kung gano'ng kaganda ang Africa. Ang mga Pilipino, ang mga local napaka-hospitable. Siyempre natin mahamawala yung mga krimen. Pero ito, konti lang kayo dito, guys. Hindi ka gaya sa atin. Mas delikado sa atin. Sa atin, delikado. So, yun nga. Napaka... At saka mas, sa totoo lang, mas yung ibang mga, mas mababait pa nga yung mga tao dito eh. Mababait pa nga eh. Mababait. Dito, good morning nga eh. Lahat, nag-respeto. Good morning. Ito, buenos días, buenos tardes, buenos días. Pero sa atin, makarinig ka ba nito nagsakay ka sa jet? Bihira lang, meron lang. Magandang umaga. Pero kanilasan, why? Wala. Dito na dito, kailangan dito mag... Bigay galang ka. Galang! Pagpasok sa taxi, pagpasok sa opisina, pag-uwi. Pagpasok sa bahay. Pagbisita ka. Pagpupunta ang mga katulong, mag-bulis diyan na. Dapat guys, kung pasok ka sa isang bahay guys, hindi ka mag-good morning. Kung dapat unang ikaw unang mag-good morning, kung ikaw mapasok. Para yung pang-check nila sa taong... Respeto. Sa taong bahay, yung sa bahay. So, dapat lang guys, nito. Tapos isa guys, yung company namin guys, one of the... strongest company here dito guys sa Equatorial Guinea guys. Parang guys, parang ano guys yung mga Caripor, parang mga ganun guys. Established na yung company namin dito for almost almost 35 years na itong company itong nagbibigay ng support dito sa bansa nito. So minsan guys na last 2 days ago siguro nalaman niyo yung revelation ni Ma'am Jose kung bakit siya umalis na dito sa kumpanyang ito. Dahil may mga reason siya. Una guys, for health reasons. Dahil daw sa, di niya kaya kasi medyo matanda na siya. Nasa kalagitnaan na siya. Nasa mid-crisis na siya. Nasa kalagitnaan na guys ng edad. So, nagkaroon siya ng ito, AIDS crisis. Magpag doon. Midlife crisis. Na sabi niya, hindi ako pwedeng mag-isi dito kasi kung mag-isi ako dito, may pwedeng mamatay agad ako na maliit pa yung anak niya na sealed. Yun nga gusto niya, makapiling yung pamilya niya bago man lang siya. The rest of this life pala, yung kalagitan ng buhay niya, yung the rest of the years, sana makasama daw, makasama niya yung pamilya niya na gusto niya alagaan yung kanyang asawa dahil si nagkaroon din ng nag-limit na si Imam Shining, di ba? Okay na ba yun na yun? Okay na yun, di ba? Pero hindi rin yung mga boss, hindi ako pala. Alam mo, tutok mo sa abay, tututok ko na lang sa iyo na makahiga-higa ako. Abay, malinis ba tong kama mo? Tapos, yun nga. Kailangan pa tayo kama ngayon. Tapos yung pangalawang reason ni Jose, yun nga sinabi ko sa iyo, gusto na niya mag- yung reason mo na lang sabihin mo. Binapangabangan natin yung live ka lang. Pinulang natin. Ano pili mo yun? So yun nga guys, yung mga health reason, tapos yung para makasama niya pamilya, at pangatlo yung kanyang mapaulod ang kanyang business. So, yun nga, yung sa akin reason naman guys,
due to health reason din number one sa assassination natin ko nasa kaya doon due to health reason guys. Kung napansin nyo guys, almost sa last 3 years ko dito sa Equatorial Guinea, lagi akong nagkasakit, umuwi ako sa Pilipinas, lagi nagpapagamot. Nagkaroon ako ng surgery, nagkaroon ako ng ano pa mga nangyari sa akin, nagkaroon ako ng sabi doon autoimmune disease daw sabi daw nila, pero hindi naman pala autoimmune disease, nakuha daw na nakuha daw ng taong binakikita sa Pilipinas, sabi nung kasi pinagamot ko na wala naman, tapos yun nga, yung mga sakit naman naman, ngayon ito, sumasakit naman ng aking dibdib, hindi ko lang kung ano nangyayari sa buhay kong ito, eh sana bago man lang mamatay, mapagamot natin ang ating katawan at managdagan ng ating buhay. So yun nga guys, po health reason, at pangalawang guys, siguro pangalawa, yung mga reasons ko, eh for personal reasons na lang yun guys, hindi ko naman sana sasabihin sa inyo kasi alam niyo yun. At ang pangatlong reason naman, bakit siguro, mayroon ako mga plans na gawin sa pag-uwi ko sa Pilipinas. So, I hope you enlighten about this matter, why Bell has decided to go back to the Philippines, because Philippines is Philippines. There's no place like sweet like home, tama ba? There's no place like home, guys. So, malamang natin guys, by this coming year, malaman kung saan ako pumunta. Malamang magpunta ako sa Canada. Mag-Canada na yan. Australia. New Zealand. Yun guys, abangan nyo yun guys. Marami tayo mga gawing mga pag-uwi sa Pilipinas. At sana, siguro yung may nakalam, siguro manalo tayo sa loto sana guys. Manalo ka na guys. Sabi mo, punta ng Canada? Ano? Sinasabi mo ko talaga ng Canada. Eh, bakit mga plans na pag sa Pilipinas? Kaya ano, we don't know each other. We don't know how those plans. Eh, di ba sabi mo nga yan, sabi mo nga yan, gusto mo na uwi ng Pilipinas para maging okay yung kalusugan mo. Oo nga, kasi after that, after 5 or 6, hindi natin alam kung ano nangyari sa buhay natin. Bakit mag-abroad ka pa uli? Abay, to make more money. to find... Kung mag-abroad ka uli, bakit di ka nila mag-stay dito? Kagarap tayo na mas matatag na bansa. Katulad ng United States of America. Para bigyan mo ng ganda kinabukasan yung mga anak. Sige, pulong. Sige, okay lang visa. Sige. Ikaw na bala. So ngayon guys, hindi ko masyado maintindihan muna ngayon guys. Ang tanong ko ngayon. Basta mahala, magpahinga ka, magpa-doktor, mag-good health, saka next step. Hindi tayo makakapag-vlog guys kung masama pakiramdam kung hindi tayo good health. Kaya mo si Kuya Roel, hindi masama pakiramdam. Kaya dapat ayusin mo natin ang ating Katawan. Salud health. Oh, hindi na alam yun. Ay, ang salud health. Yung Department of Health. Yung ating kalusugan. Sabi nga na, health is now. Sabi na. Si Aya natulog na. Guys, mukhang paalam na kami guys kasi Aya. Si Aya pa muna. Aya, masalita ka muna Aya. Aya, pakikita ko yan. Sabi ko yan. Ayan. Aya, pagkatapos ito ha, kailangan palitan yung cobre kama ko. Dudumi na naman. Aya, aligo ka pa. Gusto ko na. Hindi ka ata naligo, Aya. Pento ka ko. Sa totoo lang. Napaka-professional videographer ko kahit nakapikit ako yung ugma pa rin ng ako na may sakit ako pala gahawak ng camera. Ba't kaya hindi ko? So yun nga, ay, paalam ka na, Aya. Paalam ka na, Aya. Hi, guys. Adios, pasensya na kayo kasi may sakit sila. Ewan ko ba kung saan namin ako. Sa Aya, may LBM din. Si Roel nagsusuka. Si Jose. Okay lang. Okay lang daw siya. Kasi maraming prutas pag umaga. Kumain lang ng prutas para laging healthy. Healthy. Yun, guys. Adios! See you tomorrow. Kuya, biuso na ngayon ang oversized clothes. Lalo na sa kabataan. Baka pwede niyo papalitan ng mga damit ng girls para sa comfortable din sila. Sige, sabi natin yan sa mga girls natin dito, guys. Oh, so, guys. So, magpapasalamat kami sa lahat na nalag ngayon. Araw sa Marte. Ngayong araw at hanggang sa muli-uli. At bye-bye guys. Susi, bye-bye ka na. Bye-bye. Adios.